Thank you. Here we go. Maraming beses na kita nilayasan, iniwanan at ibang pintan. Parang babae ang hirap talagang malimutan. Ikaw ang aking laging nais na binabalikan. And then you sing, okay? Sing your heart out. I love performing here. Wow, Regent Casino, thank you. Dennis Castaneda, thank you. The chorus goes like this. Walari ma, yayari, kung pag-isipan pa, maghihintay na lang. Tapuan ng puso ko. Ilang chords. And then? Tuloy pa rin ako. Alright. Let's do this one. And then we're like, good looks. Loco mo,
So we're on Facebook. Every commercial, eh? Facebook, Twitter, Traffic Jam with a double K, double M. We play at Canton and sometimes Jamil's. We're playing at Jamil's on the 28th of this month. Yeah. Saturday, last Saturday of this month, we're at Jamil's International Cuisine. Okay? So if you want to see the whole repertoire of the band, all night long we'll be playing there. So we expect you guys to go. Okay? So, on my right, on bass, let's give up. Far left, the guitar, you hear him doing the lead. This guy's well known. Erwin! Alright, right behind me, the beat of the band, that's why you guys are getting jiggy with it. The beat of the band, here we go, Noel! Ow! Okay, this man has no need of introduction because he's well known. He plays everything. He's the music man, we call him. This guy is very well known in our community. Let's give it up for JoJo! Thank you. And last but not the least, the best vocals in Winnipeg at this point of time. AC!
Dito tayo lahat. Yung mga nandun sa dulo, susunod, bumili kayo ng mas mahal na ticket. Ano sa dulo? Pero sa totoo lang, tayo nagdala ng araw. Ha? Nung dumating tayo talaga, biglang umiinit. Umiinit. Basta natin umiinit.
Dito tayo sa Toronto, medyo gininaw tayo. No? Sobrang ginaw. Minus 26 na tumating tayo. Kaya aminin na natin, tayo mga Pilipino, pagkataglamig, di ba? Yung mga lalaki, meron tinatawag na shrinkage factor. Actually, parang ngayon medyo hindi na eh. Ano? Medyo humahaba na. Kamakamakuan. Dati wala eh. Mas kinahalo yun. Uy, dating natin dito ha, sa Canada. Medyo may mga binaon kaming ano. May natutunan tayong mga, French, ano. Well, doon mo mapapansin, lalo na doon sa Montreal and then also to sa Toronto. Dito nga, hindi ko masyado mapili. Oo. Because medyo Pranses ang dati. Oo. Ikaw pa, Marco, may natutunan ka ng French. Ano yung sa'yo? Si Bubu? Hindi, meron sa'yo. Hindi yung nakakaalam niyan eh. Ano yan yung sa'yo? Ito, ano? Tabua. Tabua? Ano yung sabi mo? Tabo. Tabo? Mas simple lang, ano? Mas maganda yung sa'yo. One word lang. Ano yung sa'yo, pare? Madamusha. Ano yung sabi ng madamusha? Balbon. Eh, ikaw? Ikaw ba, alam ka? Ako ba? French? Ano, ano? Ano yung sa'yo? Malakwa ang pukwa mua. Sa init ng pagtanggap sa atin dito talaga. We've been doing the rounds since we arrived a few days ago. May lunch yung mga sponsor natin, mga kababayan natin. Di ba kung saan tayo pinakakain? Sa sarap. Sarap ng pagkain. Pagkain natin, di ba? Unahin na natin doon sa ano, yung breakfast. Nag-breakfast tayo doon sa Pampanga Restaurant. Pampanga. Sarap. Best yung ano nila roon. Parang ka lang sa Pilipinas din. Di ba yung mga top silog? Long silog. Tos silog. Bang silog. At saka yung daing na biya. Yung daing na biya, nasa lunod. Lasang spaghetti ba? yung biya. Kaya sabi mo parang may sasuggest ka sa menu nila. Ano ba yung... Hindi ba? Kasi normal na yun. Kami kasi ni Marco meron din eh. Suggestion lang. Pinaka-simple lang para yung bang ano, para simple lang na yung affordable ba? Tatlo lang, oo. May konting excitement ba din? Oo, pandesal, kape, itlog. Ganda. Oo, simple lang. Ano? In short? Pakaplog. Pakaplog. Pandesal, kape, itlog. Ganda, oo. Ganda. Ikaw, meron ka may dadagat sa menu? Oo. Ano? Panghimagas, ulam, kanin, at ensalada. Ano yun? Puki porsyon. Masarap ka ba yun yun? Masarap ba yun yun? Masarap ba yun yun? Panghimagas. Have you tasted that? Panghimagas. Panghimagas. Magas. Ulam. Kanin. At ensalada. Puki porsyon. Pero masarap na magnegosyo dito ba? Palagay ko kung tayo ay ano, restaurant business din. Babakas tayong tatlo. Di ba? Pero dapat umiwas na kasi ang sarap din ng pangalan ng pinakain sa atin dun sa ano, di ba? Ay, oo. Jemels. Masarap din. Jemels. Kari-kari nila. Anong lasa ng kari-kari ba? Spaghetti din. Lahat sa'yo, lasang spaghetti. Magkamasarap, gano'n? Eto, mahilig sa mga noodles. Kaya na, nung kumain tayo sa Canton Buffet, alam mo naman, tuwang-tuwa ako. Alam mo naman, alalo ko, ang hilig kong magpa-Canton. Nasa itsura mo yan. Yung Evelyn's Hair Salon. Pinakain din tayo rin. Sarap doon! Pero hindi restaurant niya, pero doon ako nakatikim na napakasarap na big na salmon. May buong-buong pa eh. Oo nga. May buong-buong. Lasang ano? Lasang spaghetti. Diba yan? Lahat na lang. The best talaga. Alam mo, yun lang hindi ko nakita nito. Yung immediate, yung right away, nandiyan sa harapan mo. Yung mga talagang turo, umiiba na sila ngayon eh. Hindi na turo-turo eh. Pero para sa akin, hindi kung magtatayo tayo, dapat iiwas tayo rin sa mga specialty nila. Mag-specialize din tayo ng ibang pagkain. Ako, gusto ano ko. Ako, gusto ko yung masabaw.
Sa mouth? Oo, yung specialty ko, sinigang. Sinigang? Oo. Iba't-ibang klase sinigang? Iba't-ibang klase sinigang. Ano ang magandang pangalan ng restaurant natin dyan? Maganda dyan, ganito. Ituro mo, isisigang ko. Hindi, napansin ko, tayong mga Pilipino mahilig sa mga ihaw-ihaw. Yung mga barbecue, di ba? Pero lagyan natin ng konting twist, yung make your own barbecue. Yo? Make your own barbecue. Sarap. Oo. Ang maganda pangalan dyan, ituro mo, tutuhugin ko. Ayos ba, pare? Very catchy, pare. Very catchy. Ano, magbabakas tayo? Okay ba sa iyo? Go. Ano mo, mamamatay lahat yung mga customer niya. Bakit? Eh, cholesterol yan. Kasi ito, parang gano'n eh. Mga sinigang na bago. Eh, ano dapat? Tapos, seafoods. Seafood, seashells. Ano ba? Seashells? O tahong, talaba. Yeah. Okay. Tulya. Yeah. Tulya. Ano ang pangalan ng restaurant natin? Ibuka mo, sisipsipin ko. Dapat meron. Ang lamig na eh. Oo. Maninigalino ka ang basa. Labas. Hindi mo matatapos eh. Talagang... Ano suggestion mo nga? Eh ngayon, nagkakaroon na spring na. Oo. Ang lamig na patio. Ay, parang veranda sa labas. Oo, sa labas. Patio. Okay. Patio pa. Yung parang ano. Ano? Importante, masaya tayo, hindi mo ba? Yeah. Eh, sabi nga gano'n, Rico J, huwag ka lang maninigalino, mamamatay ka dyan. Cancerous yan. Tinanong ko rin siya, kung i-stop ko ba yung maninigalino, hindi lang ako mamamatay. Hindi, mamamatay ka rin. Hindi, maninigalino ulit ako. Pero sa totoo lang, maraming mga kapwa ng mga kababae natin who made good. Dito, dumating sila dito. Sa, ano, sa Canada, ayun, talaga, ito, ano. Kaya na napansin ko, di ba? Bakit yung iba nagpapapalit ng pangalan? Excited, pangalit ng pangalan lang, mabaho pangalan lang, gano'n lang yan eh. Siguro nahihirapang big kasi nung, ano, no? Gano'n ba yun? Pag Canadian ang kausap mo, nahihirapang big kasi. Palagay ko, nahihirapan. Kasi meron akong kakilala, kababaya ko. Nagpalit siya ng pangalan pagdating dito. Ang pangalan niya, Eleutherio Ignacio. Okay. Pagdating dito, pinako niya. Ano? Electronic Ignition. Ha? Diba? 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 Tagal na ka. Ganda, diba? Oh. Pero ako, ito, pinagmamalaki ko rin yung kapitbahay ko. Pumunta rito, umaman talaga. Isa sa pinakamalaking negosyante dito. Hindi lang sa Winnipeg, sa buong Canada na. Big time. Oh, big time talaga, pare. Oh, ang pangalan niya sa atin, Timoteo Ortonio. Dito tawag sa kanya, Tim Horton. Sarap na mabigat, bro. Ha? Sarap na kape, oh. Sarap na kape, oh. Pinoy ba? Hindi alam na Pinoy yun, ano? Hindi nga lang, sa Amerika, ganun din. Sino? May kaibigan ako rin. Oh. Simple lang, matanda lang, si Mang Aldak. Ah, si Ka Aldak? Abay, nagpunta rin sa may ibang tanong sa may California. Yung mama, no? Wala po, yung mama. Pangalan niya ngayon, Don Aldak. Gano'n? Bagal niyo, ha? Don Aldak. Pwede ka muna, baka mapasarap tayo masyado sa kwentuhan. Alright. Ready na ba kayo? Are you ready to party? Okay. Ito, dahil sa kahilingan din ninyo. Tama. Dinala namin ngayon ang aming special guest. Yun? Ito raw eh. Ito yung kayo nag-request nito. Ito raw eh. Naligaw sa kanya si Erap. Ha? Ba. Chismis yan. Hindi ko lang kung tinira siya na Erap. Marami nagsasabi medyo nagbago raw ng konti ang image ni nitong guest natin. Mula ko sa nakikita nila nung araw na pag pinanonood siya. Kasi alam mo naman ngayon, ang dami ngayon mga medical techniques, pare, na kailangan magpapabata ka. Ha, gano'n? Iba. Merong stem cell, diba? Stem cell? Ako nga, sperm cell ako eh. Yung, ano ba? Yung maraming, ano, parang, ang haba ng buhay ng tao ngayon,
ano? Oo. Oo nga. Pero si, ito naman. 80, 60, 70, 90. Si Senator Embrile. Oo. 90 years old, nakukulong pa. Pero ipakilala natin ito. Ito okay. Kaya batang-bata ano na yun. Oo, hindi. Kasi pare, dinala niya all the way from Manila yung kanyang makeup artist. Oo. Hindi naghihiwalayan. Oo, tama. Talagang in demand yun. Wala pang alam ako na kliyente yun na nagreklamo whatsoever. Sana nga galing yung makeup artist niya. Dati sa National yun, naging nasa PAS. Ngayon, doon sa Arlington. Ayan, medyo bata siya ngayon. Wala talaga nagreklamo. Walang nagreklamo. Wala talaga. At kaya batang-bata siya ngayon. Dati pinapaligo lang niya ito. Ngayon, iniinom na niya. Alin? Formalin. Kaibigan natin yan, kaya kaya-kaya natin. Okay. Mga kaibigan, para po sa inyo lahat, the Jukebox Diva, Miss Emma Johanny!
Malam. Sayang!
mayas, masyado tayo sentimental, di ba? Kahit umalis na yung asawa, ng aliwa, tinatanggap pa rin. Ang tatanga nila. Kasama ako. Before. But now, no more. Dito po, pag iniwanan, paano? Harap na lang. Madali divorce. Divorce! Are you divorced? I am divorced. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Talagang ang lalakas niyong pumalakpak. Ang lalakas niyo rin yung tumawa. Ang lalakas niyo rin sumigaw. Ang lalakas niyo rin magsalita ng, I love you! I love you too, baby. Okay. At this point, ladies and gentlemen, thank you very much po doon sa mga nagpakain sa amin. Salamat po at sa kain ako ng kain. Nabuhay baboy, kain tulog, hindi po ako tumama. Namayan pa nga ako eh, konti. Salamat sa Jabels, Pampangas Best, Dennis, who else, the what? 70 Square? Parang sarap po kayo, maganda po ako pero ako'y bingi. 70 ano? Heavenly? Oh, heavenly. Come on. Heavenly food. Ano pa ba? Yun yung Evangeline and Mark Manse. Siya ho yung nagkulay ng aking mga daliring. Napakadudumi na. Okay. Who else? Baka naman malimutan ko magdamdam kayo. Ha? Huh? Ay! Nagpakanton sila! Nagpakanton. Sino pa? Bigar! Oo! Bigyan mo naman ako ng kotse. So, pag inumuhin ko sa Pilipinas, kung ano yung presyo rito, ganun din na babayaran ko doon sa tax. Parang hindi rin. Pero kung bigay, okay na magbayad ako ng tax. Okay, and it's from you, may kasamang kasal. Di ba sabi mo, divorce ka na? At this point, ladies and gentlemen, I'd like to say, and to you wonderful people, hoy, huwag ka mainit dyan. If maintindihan mo sinasabi ko eh. My very, very own national anthem. Okay. This is my first... Hoy! Sandali! Sandali! Nagmamadali ka eh. Bayad na tayo dito eh. Nag-e-explain pa ako. Pakinggan mo ito susunod. This is my first and last movie. With no less than Mayor Erap Estrada. May kissing scene. But anyway, ang type niya kasi yung mga ganitong morena, no? Yung mga cute. A cute. Anyway, ito ang awiting to nung araw, kahit kanto sa mga kanto, kung saan saan kanto ay magbabalot, marinig niyo ho sa lahat ng kanto sa Pilipinas. At pag narinig nila, pumapalakpak sila kaagad, sumisigaw. Gusto kong tingnan muna. Practice muna tayo para bago pumasok yung tukso, ay marinig ko ang mga sigawan nyo. Okay, go! Anyway, dyan muna po kayo at tatawagin ko po si Eva Yu. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling mabuhawagin. Kayo rami lang. Pati ako. Kayo rami lang.
sabihin. May nakikita ba? Hindi ba natarangin? Pagkat ako'y tao, paano naman ako bago doon sa mga kalensyan kung ganito? May puso't damdamin. Meron ka! Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi pa dadali. Sa tuksong kay Rami na, medyo careless whisper. Tapos sa end, dito, you have to kiss me. Where do you wanna kiss me? May balak pa. Diyos ko, naging juicy ka pa. Eh, short naman at saka pot. Okay, careless whisper, sexy. Slow-mo. Okay.
bilis niya magpalit, ano? Oh. Ano masasabi mo dun sa mga fashion na dala-dala ni Miss, ano? We fondly call her Tita Ebs. Ebs. Ano masasabi mo ako? Ilang costume changes ba? Nakailan? Tatlo, eh, no? Tatlo. Napansin ko agad yung una, lakas ng impact, eh. Parang flower base. Pero ang galing niya. Ang galing niya. Galing? Hindi lang natin na itanong kung tiniro siya ni Era po, hindi. Pero nalagay ko mamaya, makitatanong natin. Malalaman natin. Palakpakan natin ulit. Miss Emma Yung. Yes, Emma Yung. Yes, Emma Yung. Talagang yung joke box diva. Yan. Basta, pare. Okay. Ha? Gawin natin. Introduce natin. Kargahan natin ang gusto yung introduction ni Marco. Hindi, si Marco, ano yan? Naging politiko rin yan. Naging politiko ko siya. Naging bukal, naging counselor. Sino ba mga taga-Laguna rin yan? Ito, taga-Dami dyan, mga taga-Binya! Dami yan. Dami. Ikaw, ano kayo lang terms ka ba sa ano? Dalawang term na konsyal at isang term na board member. Board member. Ang lakas na nangyayon doon kasi may asosasyon sila eh. Oo nga eh. May asosasyon na talagang sumuporta sa kanya. Alam ko mga kababaihan yun eh. Yun ang nagluklok sa kanya sa pwesto. Alam ko ikaw ang presidente ng asosasyon na yun eh. Hindi, ako lang yung parang advisor. Ano ba ang pangalan ng asosasyon na yun? ASI. ASI. Yung ASI may acronym yun. Ano ibig sabihin ng ASI? Asosasyon at Samahan ng Mga Iniyon ni Marco. Dami yun. Kaya nanalo. May utang na loob siya dyan. May utang na loob siya dyan. O bakit? Siyempre, di ba? Pinromote siya eh. Pero pwede ba natin i-open sa Winnipeg chapter yung ASI? Pwede. Ha? Pwede silang mag-apply sa asosasyon. Ano ba? May mga kailangan ba? Tatlo lang ang criteria. May mga exam ba na kailangan niya? Una-una, kailangan na dadaan siya sa parang oral stage. Oral exam? Oral exam. Ano ibig sabihin nun? Kakausapin muna natin. Ayun. Pag-question na lang sir. Pag nakapasa dun sa oral exam ng ASIM, anong susunod? Anal exam? Ano naman yun? Analyze natin kung pwede siya o hindi. Parang natatakot ng tanungin yung pangatlo. Pag nakalusot sa oral tsaka sa anal, ano yung pangatlo? Pingiring na tayo. Pingiring exam? Oo. Ano yun? Thumb mark. Pipirma niya. Yun, hindi naman masyadong marunong pipirma. Thumb mark pwede na. Eh, paano? Wala bang exception yun? Sabi kung ayaw na nilang dumampas sa exam. Oo. Anong pwede nilang gawin? Sama lang sila sa akin sa karaoke. Pasado lang. Uh-huh. Pero, ayan, the best na makikita mo na. Ang kanyang halang buhay ngayon, aside from singing, na parang diversity niya rin, sabong. Nagbibridge siya ng manok. Ba? Ganun? Kaya yung Marco, sabong. Parang Marco Shapol. Masyapol din yan. Masyapol. Introduce na natin. Sige, mga kaibigan. Ang tawag sa kanya ay the man for all seasons, Marco Seasons! Araw sa inyo lahat. Ang tayo, magkano nyo. Ang masaya. Woman, I will love you always. I'll give you the best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. That I love always.
Kasama ko, sabi ng mga ng mga magulang ko, pagka nag-uusap ay nakakatanda o kasasaba. Mamaya gagantihan ako niya mamaya. Alam niyo, siguro pangatlong beses ko na dito sa Winnipeg. At every time ako nandito, talagang ibang klase kayo. Hindi kayo nagbabago. Napaka-init yung audience. Maraming pong salamat sa inyo. Ito po kakantahin ko ay is a medley of beautiful original Filipino music. At kung alam niyo po yung kanta, wag ko kayo maiiyak. If you wanna sing with me, just come up here. Grab the mic from me and sing your heart out. Bahala na kayo sa buhay niyo. Okay? Huwag kong kayo maiiyak para masaya tayo dito. At doon po sa mga iba, gusto niyo kumamay sa akin, just shake it. My hand. Gusto niyo kumis, pwede kayo kumis. No? Doon sa kanila, bahala na kayo, decision niyo yun. Pero hindi ha, para masaya tayo dito, okay? Para po sa inyong lahat. I hope you'll like this. Sing along with me, para mas masaya. Kung pag-ibigay, hindi rin lang wagas.
kaibigang pangma. Ikaw at siya mamahalin at lagi na sasabihin. Panalig ka, di ka naluluha. Kilig sayang siya lang ang iyong pangka. Asahan mo ako, sa mundo.
na ng sariling atin. Oh. Pagka gusto niyo pa, sabihin niyo lang, tuloy. Tuloy! Yeah. Palulungkutin ko naman kayo, napakasaya nun eh. Alam niyo, sa atin sa Pilipinas, dito kasi, di ba, natanong nga kanina ni Eva, di ba, may divorce dito eh, sa inyo eh, no? Di ba? Dito, sa Pilipinas, yan ang isang bagay na hindi papasa talagang bata sa atin, yung divorce. Dahil ang uso sa atin sa Pilipinas ay yung tinatawag na TE sign. Alang-alang man lamang sa ating mga anak. Mga ganun drama. Kaya, mabili mga teleserye. Oo, di ba? Oo. Alam nyo, not that I'm psychic or anything like that, pero sa tagal-tagal kong kumakanta ho talaga, just by looking at people's faces habang kumakanta ko, I can easily tell kung sino yung mga tunay na nagmamahalan at sino yung mga nagtitiisan lang. Hindi ba lang, hindi ko naiisa-isahin. Baka mag-away-away pa rito. Pero ito eh, may pakikiusap lang ko kasi ito eh, bihirang-bihira ako kantahin ito. In fact, the last time na kinanta ko was mga 2 days ago. Hindi kasi namang concert, di ba? Pero, ito ay makakonsider ko isa sa mga malapit sa puso ko. And whenever, I must confess, whenever I get to sing this song, eh, I feel a bit sentimental, nostalgic. Kasi, naalala ko ba? Isa sa mga unang recorded songs ko ito eh. Naalala ko nung araw, sikat na sikat pa ako. Intro pa lang ng mga awitin ko, abay nagkakagulo na. Sigawan, palakpakan. Can I ask you guys to do the same thing tonight? For all time's sake ba? Siguro out of respect na rin. Kasi, hindi nyo na itatanong, I'm celebrating my 42nd year in show business. Medyo maganda na yung respect niya na ganyan. Parang awa na rin. Subukan natin ito, ha? Jerry. Tuloy? Alright. Okay. Pasasayahin ko kayo ulit. Alam niyo, aminin ko sa inyo, hindi lamang ako sa pag-awit mahilig. Mahilig din ako sumayaw. Parang ilan lang nag-react. Parang hindi naniniwala yung iba. Hindi, pero, sample? At alam niyo yung mga sayo na alam ko, hindi na yung mga sayo na bago ngayon. Yung, siyempre, yung mga kinalakihan kong mga sayaw. Kasi yung mga sayo na mga bata ngayon, mga patambling-tambling na gano'n. Hindi ko kaya yon. Ano yung tawag doon sa modern dance? Sa Pampanga, tawag doon yung if-up. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ang sinasabi kong mga sayaw, eh yung... Nung high school ako, for instance, elementary pa nga lang eh. Yung mga... Kasi sa atin sa Pilipinas, pag may dumating, ang hilig natin sumayaw eh, di ba? Pag may dumating na dance hit, or dance music na nag-hit, usually accompanied yan by a dance craze to go with that music. Sample lang, for instance, yung mga late 60s, di ba, naalala ng mga kasabayan ko ito, merong tugtog na, come on baby, let's do the twist. Ayun, kakabukuhan na rin sa pandangarap. Mga kababata ko nga yan. Yung twist, di ba, ganun yan. Eh, anong tawag pag kayo umaakyat ng gano'n yun, no? Watusi! Sino ang sabi naman? Dapat may premyo. One-way ticket yan to Mama Sapano. One-way. Okay. Eh, yung watusi. Ang dami niyan eh. Ito, simple lang, oh. Jerk. Tama. Ito, mahirap-hirap, oh. Hindi, bugalo, ganun. Mashed potato. Galing talaga. Nandito. Mashed potato yun. Oo. Dami niya, di ba? Ito mahirap sa lahat. Ah,
Batman. Batman. Pero ang pinaka-favorite ko sa lahat, yung sayo natin, wara yung ganyan. Ha? Ano daw dyan? Bye-bye, oh. Hirap lang sa bye-bye, parang auga-auga ka lang. Boring na rin eh, after a while. Kaya ako nilagyan ko ng konting variation yung sa akin. Ano? Balik-balikan na. Ang maganda dyan, kaya ako naman naging favorite yung bye-bye. Well, first of all, you get to hold her hand. Yan. Tapos, palibasa yung music natin ng araw, eh, hindi naman maingay, pwede kayong nagkwekwentuhan niya, nag-uusap kayo, habang hawak mo yung kamay niya, nagsasayaw kayo. Di ba? Hindi ito ang sample niya, eh. Diyan, Jer. What's your name? Where do you live? What's your telephone number? Yung tuloy-tuloy. Di ba? What's your sign? Kaya lang kuminsan, ito alam ng mga ibang kalalakihan dito, di ba? Kuminsan makakatapa tayo, yung kabay-bay natin, yung babae, medyo super conservative. Yung bang kumakatukod sa bay-bay para wala ng bukas? Talaga nakaganon talaga, oh. Ganon, oh. Ako, pag-time na time ko siya, inahabol ko sa ilalim. Ilalim. Nalaman ko, tatay ko lang polis. Balik niya ako. Balik niya ako. Pero ang saya noon, yung mga music natin noong araw, di ba? Pakakawalan ko yung mga steps ko. When I sing this medley of songs, feel-good music, it's called Motown Sound. Sabayan niyo ako rito. Here we go. Look out, baby, 'cause you're right.
whispers up in the trees. Halimbawa, gusto kong makaisa.
ipapasyal kayo sa Fort Santiago. Mas gusto ko rin eh. Uy! Tapos dadalhin ko sa doon sa lalagyan ng kanyon. Tapos doon ako upo. Isa ka ng kasya na lang? Ayun, sige ba, boss, ako upo. Ayun? Tapos sasabihin sa kanyang patalihan, ha? Sweetheart, can you use parachute in a sentence? Sabi niya, paano yun? Huwag kang malikot, parachute, ha? Patalihan ka. Isa, magpipera kami. Ano lang kami sine? Ikaw, alam ko, favorite spot mo sa sine anong araw sa balcony yung katuludunuhan ng pinakamalikin. Lahat naman tayo nung araw, gano'n. Oo. Oh. Sa dulong-dulo, yung biski ng mga surot, doon sila pumunta, di ba? Pero before that, kukuha muna ako ng ano, na bibili ako doon sa San Andres Bukid ng isang balot na lansones. Uy, makabisan lansones. Oo. Oh. Tapos upo kami sa dulong-dulo doon. Oo. Oh. Pagkatapos umuputasin ko sa ilalim mo. Oo. Oh. Shushunin yung sakin. Kapalinghaga, sasabihin ko sa kanya, sweetheart, kuha ka na. So, kuha siya ng kuha. Sabi niya, bakit patikas to? Bubuntsyang nakukuha mo, bubuntsyang. So, kuha siya ng kuha. Bakit basa? Bulok yung nakuha. So, yung si Eddie Miller na kaibigan ko, ha? Ganun ang ginagawa ng araw na. Anyway, alam mo, ganun talaga ang buhay. Bakit nga ba, pare? Sino pa yung mahal na mahal mo sa buhay? Siya pang napapakasawa mo. Bisa. Can it be that it was all so simple then? Sex life. Memories. Yeah. Like the corners of my mind. Respect, please. Respect. Misty watercolor memories of the way we were.
Alam niyo, medyo may kahabaan na yung show namin. Kung napansin ninyo, wala pa kami intermission, ano? Kaya ito na ho yung mga gustong pumunta muna sa restroom, manigarilyo sa labas. Ito na ho yung pagkakataon nyo habang kumakanta ito sa susunod, ano? Kaya-kaya namin biruan niya. Totoo lang. Kidding aside, ladies and gentlemen, this artist needs no introduction. Sa pag-ibig ng bawat nasa kaya.
Give yourselves a big round of applause. Napagaling.